guys! Kumusta po kayo? It's me, Diane Q, and welcome back to my channel. For today's video is another YouTube tips or YouTube advice po ang isi-share ko sa inyo. This video is all about how to be more confident on camera. So yes, let's be honest, hindi naman ganun talaga kadaling humarap sa camera. Akala mo kahit na madaldal ka, and kaya mong makipag-communicate personally sa mga kakilala mo, pero once na humarap ka na sa camera, umupo ka na sa harap ng camera, minsan nabablockout ka. So relate ka rin ba doon? Marami ang nagko-comment at nagko-compliment sa akin na, "Hi ate, ang galing mo ng mga magsalita, very confident ka, ang ganda ng mga flow ng mga videos mo." But honestly, marami rin po akong mistakes during filming. Kung alam nyo lang, I am sitting here for 1 hour to 2 hours para po makapag-vlog, makapag-film, at para maging isang video. So, lahat hindi naman po nakikita ng camera, but pwede natin siyang i-level up or mas pagandahin pa. So, for today's video, ay i-share ko sa inyo lahat ng mga ideas, tips, and experience ko na nakatulong sa akin para mas maging confident pagdating sa camera. Top commenter of the week, Miss D Diaries and Guitar is Life. Hi everyone, it's me, Diane Q, and welcome to my channel. If you're new here, this channel talks about some of my life journal, and also nagfo-focus po ako sa paggawa ng mga YouTube tips or tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. So by the way, lahat po ng mga nagpapa-shout out, don't worry po, tapusin nyo lang po ang video na to dahil baka isa ka na sa mga isa-shout out ko. First of all, magsimula tayo sa pinakang basic. Itong kasabihan na to is medyo gasgas na, medyo naririnig nyo na, matagal na, but yes, totoo po ito. Experience is the best teacher. Sana pala noon alam mo na, pero syempre, hindi mo ngayon alam eh, kasi nagsisimula ka pa lang. Kung makikita nyo yung mga past videos ko, medyo talagang hindi siya ganun kaganda tingnan. Hindi ako confident that time kasi hindi ko nga alam yung ginagawa ko. Basta umupo na lang ako and humarap sa camera. Ang dami kong dead air, ang dami kong mga ang dami kong mga ganun. Nung sinimulan ko yun, biglang nagkaroon ako ng kahit konting views. Na mali pala. Pero as the time goes by, at least kahit papaano nabawasan. Katulad niyan. At least kahit papaano nabawasan na, at feeling ko naman mas naging more confident ako. So it takes time. So experience pa rin po talaga ang ating pinakang best teacher. Sabi nga nila, practice makes perfect, and that is very true. Kung hindi po tayo magpa-practice, hindi tayo mag-accept ng mga flaws natin, hindi tayo mag-grow. And of course, ang masasabi ko lang is just be yourself. Gas-gas na talaga yan, pero para sa akin, sobrang laking tulong nito sa akin. Hindi ko na kailangang magpanggap, hindi ko kailangang maging perfect para pag humarap sa inyo, tanggap niyo ako. Just be yourself. Number 2, confident comes within. So, yes. Malaking bagay po talaga na kapag humarap ka sa camera, once na tinignan mo yung sarili mo, parang all out ka, parang wala kang pag-aalinlangan na ipakita yung sarili mo, ipakilala yung sarili mo sa madlang people, di ba? Honestly, bago ako humarap sa camera, I'll make sure na kahit hindi pa ako naliligo. So kahit hindi ka perfect, I'll make sure na magpa-powder ako, maglalagay ako ng kahit konting lipstick para naman kahit papaano pleasant ako tingnan. So alam niyo 'yon, makikita naman sa camera kung talagang inaayos mo 'yung sarili mo kasi that's the reality. Harap ka sa maraming tao and dapat kahit papaano okay ka. Maganda ka. Kahit hindi ka naman talagang maganda, once na nag-ayos ka ng buhok mo, naglagay ka ng konting pangpakulay, it will boost your confidence. Kasi, maaliwalas ka, maganda ka. And, yun yung mga tips na dapat i-practice ng iba. Para kahit papaano, once na may makakita sa kanila,
once na may nakapanood sa'yo, parang wow, sobrang believe niya sa sarili niya kahit hindi naman siya ganun kagaling. Parang nakakatuwa, nakakatuwang manood ng mga ganong tao. Bago ka humarap sa camera, just make sure na okay ka, confident ka sa katawan mo, sa mukha mo. Kasi honestly, kung makikita nyo, comfortable lang ako sa pagsuot ng mga t-shirt. So, hindi nyo ako makikita yung mga super sexy na damit. Diyan ako komportable. So, hindi ako harap sa camera na hindi ako komportable para lalabas kung ano yung gusto kong i-share. So, yun yung mga masasabi ko sa inyong nakapagpa-help sa akin para maging confident sa camera. Number 3 tip is create an outline. So, ano nga ba yan? Sa mga nakakapanood sa akin before, sa mga talagang organic viewers ko, lagi ko sinasabi na bago ako umupo sa camera, bago ako mag-film, mag-record, I'll make sure na meron akong mga ganito. Gumagawa ako ng mga bullet, like yung mga words or phrases. So, yun yung good flow para hindi na ako matagalan pa sa pag-film kasi meron po akong toddler. Kailangan mabilis po yung pag-film ko. Hindi ako makapagsayang ng oras. And sa mga outline na yon, nandun yung phrase. Hindi ko siya binubuo, hindi ko siya sinusulat lahat. Basta kung ano yung makikita kong words or phrase. At kung ano po yung lumabas sa akin. Kung ano yung yun, lumabas sa akin habang nagsasalita. Yan na po yan. So yes, very important po ang paggawa or pag-create ng outline, especially mga sit-down videos like this. So, kung gusto mo pong maging confident sa camera, kung meron kang gusto i-share na ayaw mong makalimutan during film, create an outline. And ang pinaka-importante is, lagi mong iisipin lahat ng nanonood sa'yo. Yung mga lagi nagko-comment sa'yo, pinapanood ka, isipin mo na nakikipag-usap ka sa kanila, nakikipag-communicate ka, yung parang nag-uusap lang kayo as best friend, very casual lang, very normal na pag-uusap kasi makikita naman talaga na hindi pagpapanggap yung pagharap mo sa camera. And that is a very good practice. Communicate with your viewers. Stop overthink. Okay lang magkamali. Okay lang paulit-ulit magkamali. Pwedeng mag-edit. Pwedeng mag-refilm. Lahat pwede yan. So, huwag kayong may stress. Kasi, kita sa camera kung na-stress. Kasi, ako, once na nag-film ako, I'll make sure na hindi ako bad trip. Hindi ako galit. Kasi, na lumalabas. Lumalabas if ever na meron kang something sa'yo. Kung hindi ka okay, lumalabas sa camera yan. So, dapat masaya ka. Iniisip mo yung mga good vibes. So, yan. Yan yung mga practice na dapat natin gawin. Kasi ito talaga yung nakatulong sa akin para maging confident sa camera. Kung tatanungin niyo naman ako kung nag-vlog na ba ako sa public, meron namang pangilan-ngilan na videos na ganun. Pero actually, hindi ko talaga forte yon yung uupo sa madaming taong, sa salita, sa yung katulad ng ibang vlogs. Pero, looking forward sa mga ganyang klase ng vlogs pag wala na tayong pandemic. So guys, sa mga hindi pa nga pala ako friends sa Facebook ko, and sa mga hindi pa nakakapag-join sa ating YouTube group, meron po akong group. Pwede kayong mag-promote doon ng mga videos nyo. Pwede kayong makipagkaibigan sa mga YouTubers. Nasa description lang po. Just click it out. And sa lahat nga pala nagpapa-shoutout, syempre hindi ko po kayo makakalimutan. So, DQ shoutouts too. My newest member, Shahad's Vlog, DG Channel Vlog, Dr. Pidya Mom, It's Me, Jessa, and Yans Yanson. If you find this video very helpful to you, just click the like button. And don't forget to subscribe dahil marami pa po tayong i-share na YouTube tips and tutorials. So that's all for today's video. Lagi niyo pong tatandaan, be humble and smile more. Thank you for watching!